Maraming tao ang biktima ng financial statement or FINSTA. FINSTA, ibig sabihin financial statement. Napakadaming taxpayer ang biktima nito. Bakit sila nabibiktima? Maraming taxpayer hindi nakakaintindi kung ano ang financial statement. Ang contents specifically ng financial statement. Alam nila balance sheet, income statement, cash flow, statement of changes in equity, notes to financial statement, pero hindi nila alam ang content. Paano to ina-apply? Ano ang effect ng content sa buhay nila? Sa dami ng hinawakan kong tax cases, siguro libo-libo na yung tax cases na hinawakan ko sa buhay ko, na gusto ko sanang i-share sa inyo ano yung epekto ng financial statement sa buhay ng isang taxpayer. Lalong-lalo na yung mga taxpayer na kumikita lamang o nagbebenta lamang ng 5 million pesos a year. So let me explain it to you at wag po sana ninyong kalimutan mga ka-taxpayer kong minamahal na i-click ang like button. Pag clinic niyo ang like button, whether tax specialista YouTube channel or ka-taxpayer Facebook account, tinutulungan niyo yung kapwa ninyo na maintindihan yung kanilang karapatan at yung mga epekto o masasamang epekto ng katinatawag nating reports and return na ipinafile natin sa mga government agencies. Isa na rito ang financial statement. Ito po ay isang financial statement ng Security Bank Corporation. At sa totoo lang, mga ka-taxpayer kong pinamahal, kahit ako ho ay isang certified public accountant, ako ho ay nalilito na basahin itong financial statement na to. Bukod sa namumuwalan ako kasi sobrang dami, 165 pages itong ifinile nila sa SEC, financial statement, libro na to, textbook na to. Sa isang high school or college, textbook na to, parang technical textbook. So nagfile sila ng financial statement, 165 pages. Imaginin ho ninyo kung gaano katagal basahin yung 165 pages. Bukod doon, napakahirap intindihin mga ka-taxpayer kong minamahal. So kailangan po ng malalimang kaisipan dito para maintindihan ninyo. Specifically, yung content ho nitong independent auditor's report. Ilagay nyo nga sa kaisipan ninyo, kailangan ko ba ng financial statements? Ayun. Maganda ang financial statement kung yan ay gagamitin mo sa pangungutang, sa bangko man o sa tao, hindi bangko, or kumukuha kayo ng investors. Napakaganda niyan. Pero hindi siya maganda pagdating sa taxation. Kung tutuusin, mas gusto ko pang hindi kayo mag-file ng financial statement at mag-attach ng financial statement sa mga BIR forms ng BIR. Why? Sa tagal ko hong pagpa-practice bilang tax specialista, karamihan ho ng deficiency tax assessment ay galing sa financial statements. Ibig ko lang sabihin, ang weakest link ay financial statement. Why? Number one, hindi siya naiintindihan nung gumawa ng financial statement. Maniwala kayo. Yung auditor na gumawa ng financial statement ninyo, kinopya lang ho yan sa sistemang ipinalalabas ng Security and Exchange Commission o ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Kopyahan. Kami pong mga CPAs ay nagkokopyahan. At ang financial statement po, ayon ho sa batas natin, ay walang legal value as compared to original document. At ang original document po, dalawang klase, isang public document at saka isang private document. Ang lagi kong sinasabi sa mga taxpayers na kumukuha sa akin, tanggalin nyo na ang financial statements nyo, tanggalin nyo na ang financial accounting nyo, tanggalin nyo na ang managerial accounting nyo. Gamitin nyo yan sa paraang kailangan gamitin. Pero pagdating sa taxation, tax accounting rule, sabi ng ating Supreme Court at sabi ng ating batas, New Civil Code,
shall always prevail over the financial accounting standards. Kaya ang ginagawa ng BIR, nililito kayo. So kung makakita ho ninyo at babasahin nyo yung Statement of Management Responsibility, sinasabi doon na gumamit kayo ng financial accounting standards at gumamit din kayo ng tax accounting standard, tax accounting rules, and nireconcile nyo yung dalawa. At ang pumirma nung Statement of Management Responsibility ay yung hong incompetent person or persons ng inyong company. Sino yun? Presidente. Treasurer. Di ang makukulong yung presidente, yung treasurer. Bakit? Hindi nila naintindihan yung kanilang pinirmahan. Kaya nare-recommend ako sa inyo na mga nakikinig sa akin. Kung gusto ho ninyo ng tamang financial statement na naiintindihan ho ninyo, number one, importante na maintindihan nyo kasi at the end of the day, ikaw na presidente ka, ikaw na treasurero ka, ikaw yung ikukulong. Hindi yung bookkeeper mo, hindi yung auditor mo, hindi yung CPA mo. Ikaw na presidente ng company, ikaw na treasurero ng company ang makukulong. Kaya please, nagpapasalamat ako sa iyo kapag clinic mo yung like button. Now, ano pwede namin gawin? Ka-tax payer Emelino T. Maestro or tax specialista Emelino T. Maestro. Napakasimple mga bossing ko. Meron ho akong dinevelop na tax accounting financial statement. Naka-angkla ho siya. Naka-conformity siya sa sinasabi ng ating Supreme Court na dapat ang gamitin ay Revenue Audit Memorandum Order 1-2020 at Revenue Audit Memorandum Order 1-2022. Susulat ko ho para hindi ho kayo malilito. Ang una ko hong sinabi, RAMO 1-2020. Pwede ho nyo i-download o kung wala ho kayong da-downloadan, pwede ho kayong manghingi. Ito lang ho yung number na tatawagan ninyo para ho kayo makahingi. Ayan. Okay? So, tawagan ho ninyo o kontakin yung number na yon or mapapansin nyo naman, nandito ho sa aking, dito sa aking yan, may number ko kayo dyan, pwede nyong i-text kung gusto nyong manghingi ng tax basis financial statement. Or kung mas maganda ho, andi dito ho yung aking email. Ayan, pwede ho ninyong mag-email kayo sa akin. Mahirap pong magbigay ng documentation. Baka ho mapunta sa kamay ng hindi dapat eh. At kung gusto ho ninyo, meron ho tayong, mula ngayon, November hanggang April, huwag naman natin paabuti ng April. Hanggang March, pwede ho akong mag-release ng iba't ibang video. Tulungan nyo ho ako na ma-reach natin yung iba para ho paanong gumawa ng tax basis financial statement. At yan po ay nire-recognize ng Security and Exchange Commission. Nire-recognize din ho yun ng Bangko Sentral ng Pilipinas. Pero gumawa pa rin ho kayo ng financial statement na exclusive pang SEC, exclusive pang Insurance Commission, exclusive para sa Bangko Sentral ng Pilipinas. So, with that mga taxpayer kong mahal, wag ho kayong magpagamit sa mga CPAs na sasabihin na kailangan nyo ng financial statement. Mag-isip ho kayo. May utak ho kayo, separate and distinct sa mga CPAs. At saka yung book entries ho ninyo, ayusin ninyo, dapat meron ho kayong chart of accounts na in accordance with the tax code. So with that, nagpapasalamat ho ako sa mga nag-click ng like button at dun ho sa mga kailangan pa ho ng guidance, available ho yung aking YouTube channel at saka Facebook account na nandoon ho yung mga videos at saka mga post ko na tumatalakay sa mga iba't ibang issue ng taxation. Antayan nyo ho yung mga lalabas ko pang video at salamat po at naisipan ho ninyo na i-share ito sa mas maraming Pilipino. With that, peace and happiness be with you for life. See you later.